Hindi pa man sumisikat ang araw, nasa laot na si Benny. Pangingisda ang karaniwang ikinabubuhay ng mga residente ng barangay Binuwangan sa Obando, Bulacan. Dati ang magulang ko sumasakag. Ang inuulo niya, hipon, talamusap, alamang kung ano mahuli sa sakag. Ngayon, nung nawala na ang magulang ko, ako na ngayon tumatayong sa pangingisda. Dinayo ko itong baklado at jakos. Katuwang niya sa pangingisda ang panganay na anak na si Bernard. Sa ilog ng Obando, sila nangingisda. Sinasalok ni Bernard ang mga huli gamit ang kanilang lambat. Kadalasan ay puro alimasag ang kanilang nabibingwir. Pagkasalok, pinaghihiwalay nila ang mga alimasag sa mga basurang nasama. Pag kami nangingisda, alis ko kami ng maaga, minsan alas 10. Ngayon, pumunta na kami sa baklado, sasalukin na namin yun. Pagkasalok ko, sisidin na. Halos 3 oras sila sa laot. Tatlong buslo ng alimasag ang kanilang nahuli. Tay, marami ka nahuli, tay. 20 kilo. Yung dinasong marami. Kami sa suong yan eh. Dati nakaka-an na buslo. Mula sa pamilya ng mga mamamalakaya si Benny. Grade 1 lang ang natapos niya. 15 anyo siya na magsimulang mangisda. 55 taon na siyang nakikipagsapalaran sa laot. Kumukuha kami talaba. Inisisido namin yun, talaba. Malakas pa nga akong kumita sa magulang ko nung kasama niya ako. Paano ako lang nakakatulong nila dahil unang anak ko ako, pangalay ako. Matapos mangisda, diretso si Benny sa palengke ng San Bartolome sa Malabon. Saka yun yung hipon, lagay mo dyan. Dito niya ibinebenta ang 4 kilong maliliit na alimasag at 18 kilong malalaking alimasag. Matagal pa nga tinatakbo namin. Pagdating dun, binibili ka agad. Hindi gaya dito sa Obando, panailakaran ng tindiran, ayaw nang babarat pa. Sa Malabon, maganda. Bawat kilo ng maliliit na alimasag ay nabenta niya ng 40 piso. 80 piso naman, kada kilo, ang malalaking alimasag. 1,600 pesos ang kabuang benta niya sa kanyang pangingisda ngayong araw. 600 dito ay mapupunta sa kanyang anak na si Bernard. 200 piso naman ang bayad sa krudo. 800 piso ang maiuwi niya sa kanyang asawa. Minsan, nagjajakos din o nangunguha ng alamang si Benny para pandagdag kita. Maganda kita ng jakos pag maganda panik ng dikit ng alamang. Pantagulan ho yan, eh. Alamang, jakos. Tatagulan, maganda ho yan. Binibigay ni Benny ang kanyang kita sa asawang si Yolanda. Siya ang taga-budget ng pamilya. Napakahirap kasi pagka walang mahina lang kita, ang hirap mong budgetin ng pera. Hindi mo wala kung ano bibili mong ulam, yung murang ulam, yun yung mahirap sa pagbabudget ng pera. 2 dyan.
Mula sa kita ng asawa, bibili ng lutong ulam si Yolanda. Kuminsan naman daw ay may natitira sa kita ng asawa. Itinatabi ito ni Yolanda. Isa sina Yolanda sa mahigit 52 milyong Pilipino na walang bank account ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Pagka malaki kita, minsan kasi malaki kinikita ng asawa ko, libo. Pag talaga nakakahuli sa baklat. Nasa ano yun, sa umahawak ng basta maganda umahawak ng pera yung asawa nyo, yun, makakaipon ng maganda. Tinitipid ng mag-asawa ang hawak na pera. Ayaw na kasi nilang iasa ang pang-araw-araw nila sa kanilang mga anak. May sariling pamilya na kasi ang mga ito. 8 ang anak ni Benny. Wala sa kanila ang nakapagtapos ng pag-aaral. Karamihan sa kanila sinunda ng yapak ng ama sa pangingisda. Hindi ako natutuwang may sumunta. Gusto ko nga, lagi silang sa pampang naghahanap buhay. Dahil dito sa dagat mahirap. Gaya ho niya, pawala na ang hayop dito. So, dahil paligid na kami ng masamang tubig. Ang masinop na paghawak sa pera, paghahanda rin daw sa panahon ng tag-ulan. Pagka wala ng hanap buhay, yun. Minsan 2 buwan walang hanap buhay. Nauubos din yun, yung ipon mo sa bahay. Dito kasi mahirap pagka tag-ulan na. Wala ng hanap buhay. May mga naipundar na rin sila mula sa pangingisda. Marami kaming napundar, marami. Bangka, makina, yung mga gamit sa bahay. Matagal na may silong yan eh. Siguro mayroon ng ano yan, may gitong 30. Ang ibang mga mangingisda sa lugar, hirap sa paghawak ng pera. Yung kinikita po namin ngayon, medyo mahirap pa ikutin kasi mahina ngayon ang panguhuli dito sa lugar namin. Kuminsan, mapipilitan pa kaming sumideline para lang makasapat sa pangangailangan sa araw-araw. Kapo panahon ng ano, mayroon 2 season po dito, meron pong pagkatag-ulan, wala pong ganong nahuhuli, kaya kakaunti lang po, wala pong naitatabi ang isang mangingisda. Sobrang taas na po ng bilihin, pati po tuition. Ayon sa pag-aaral ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang sektor ng mga mangingisda ay isa sa mga kulang ang kaalaman sa pagpapalago ng pera. Sila rin ang nananatiling pinakamahirap na sektor ng lipunan, kasama ng mga magsasaka, ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa totoo lang po, ang mga tao rito, mga mangingisda, medyo bulagsaw sa pera. Hindi sila basta-basta nagmamahal sa pera. Ito kasi halos 60% ng mangingisda rito ay medyo walang pinag-aralan. Ang inisip lang nila pa sa sarili, bisyo. Pero sa pamilya, mas madalang pa yung panahon nila sa pamilya kaysa ano. Yun yung masakit na katotohanan sa barangay ho namin. Na dapat yung isa hong supili sa mga sa pamilya. Sa panahon daw ngayon, lumiliit na rin ang ipon ni Benny. Bukod kasi sa sobrang init ng panahon, nauubos na rin daw ang mga isda sa dagat. Pagkatagin ito, mahina ang panghuli. Gaya kahapon, huli ho namin 1.5 sa baklad. Kanina, kung nasalo ko yun, mga 500, 1,000, ganun huli. Dahil dito, doble kayod ang mag-asawa. Si Yolanda, gumagawa rin ng bagoong alamang pandagdag kita. Naibebenta niya ito ng 1,000 kada isang balde. Noon, kumukuha lang ako sa mga nagluluto. Ngayon sabi ko, ako na lang magluluto para kumita ako ng malaki.
Ganun nangyayari, namakiyaw kami. Pero pag may huli asawa ko, lalong malaki kita ko noon. Ganun, niluluto ko yun. Ayon sa eksperto, may paraan pa rin daw para makapag-ipon kahit maliit ang kita. Ang pag-iipon kasi ano yan eh, disiplina yan talaga eh. So kunyari, maliit ang income mo, kahit na gano'ng kalaki ang income mo, kung pwede ka magtabi kahit ano yung amount. Let's say, kunyari ang kinikita mo, 5,000. Kung makakapagtabi ka ng 300, 500, good start yon. Good start yun. Basta meron kang consciousness na hindi lahat ng kinikita mo, gagastusin mo, nabibuild mo rin yung disiplina yon. Gustong ipamana ni Benny sa mga anak ang tamang paghawak sa kanilang pera. Sinasabi namin na huwag yung pagkakumita kayo, ahon doon, gasta dito, magtipid ka ako kayo, gano'n. Ayusin nyo ako yung paggasta ng pera, hindi yung pagdating ng nagkasakit kayo, wala kayong dudukutin, mangungutang kayo.